Matagal na raw deboto si Ginang Neddy at ilang beses na rin nagdarasal sa yumaunang Cebuanong Arsobispo na si Teofilo Camumot. Kaya mula sa bayan ng Arigao, pumunta siya sa Karkar City para masaksihan ang paghukay sa labi ng Arsobispo. Panrabaho sa akong mga anak, niya ka na makapasal sila mga eksamen. Kay actually, tulong na ilang ako anak kasiman. Ulos na sila nakapanakay. Ang paghukay sa labi ng Arsobispo ay bahagi ng canonization o proseso ng Simbahang Katolika para ideklara ang isang yumao bilang santo. Sinuri at idinokumento ang mga buto ng yumaong Arsobispo. Dahil lagnas na ang labi ng Arsobispo, itinabi ang kanyang mga buto at inilagay sa isang wax figure para magamit sa prosesyon. The body is already corrupted, so we had to cure it. Cure it in the sense that they first they cleaned, after cleaning, they put a varnish for it to be preserved. That is the preservation. The team, I think, is well experienced on this, and they knew what was what they had to do. They counted the bones, they put them together, and afterwards we put them in an urn. Yes, so that's what we do for the exhumation. Marami-rami rin ang dumalo sa prosesyon at nagdasal. Pagkatapos ng prosesyon, pansamantalang inilagay sa Domus Teofilo Museum ang labi ni Arsobispo Camumot para sa public vigil. Isinagawa ito mula noong Miyerkules hanggang kahapon. Pagkatapos nito, muling inilibing ang kanyang labi sa pangunguna ni Cebu Arsbishop si Palma. Kapag inaprubahan na ng Congregation for the Causes of Saints ng Vatican ang paniniwala kay Arsbishop Camumot, isusunod na ang paghahanda sa mga dokumento tungkol sa kanyang buhay at mga leksyon. Kung sakaling maging santo, si Arsbishop Camumot na ang pangatlo na santong Pilipino. Alan Domingo, Nagbabalita, Pilipinas.